Papakita namin sa inyo yung buong worship setup dito sa JCPP. And our church is located here at Marikina, Bonifacio Avenue. Ayan, makikita niyo yung pinaka-setup namin for the recording, live streaming, and of course, for the live services na rin. James, bigyan mo kami ng konting insight dito sa mixer natin na XR18. Itong XR18, ito yung pinaka-brain nung system. So, bali, nakasaksak lahat dyan. Yung gitara, yung keyboard, yung e-drums, yung mga mic, ayan, nakasaksak lahat. As of now, yan pa lang yung ano natin, yung gamit natin. May plano tayo magdagdag ng mga power conditioners, saka yung mga wireless mics. Oo. Saka, kung sakali, wireless in-ear monitors. Bakit sa tingin mo kailangan ng power conditioner sa ganitong system? Para ma-protektahan yung system natin kasi yung kuryente natin dito hindi stable eh. So yung pag may surges, kailangan yung power conditioner para ma-protektahan yung gamit natin yun. Okay. Usually yan ang mga question ng mga worship leaders eh, yung mga DI boxes. Oo, kailangan kung unbalanced yung ano mo, kung naka-PL lang yung ano mo, like yung mga gitara, yung bass, kailangan mo talaga ng DI box para mabalance yung tunog nung ano, mabalance yung signal. Para maprotektahan din yung mixer nyo kasi masisira yung mixer nyo pag wala ang DI box. Okay. How about the IEM system? Yung IEM natin dito, as of now, naka-wired pa tayo eh. Itong mga wire na to, yung mga earphone connectors, nakasaksak siya sa aux out. Yung dulo nito is, tawag doon, XLR female yung ano, yung dulo nito. Tapos, ito yung sasaksak mo yung earphones mo. Uh-huh. Ito yung papunta sa drummer namin. Kasi meron tayo dito papunta sa gitarista, sa keyboardist, saka sa bassist, sa gitaristang isa. Okay, tapos okay. Meron tayong isang channel na nakasaksak sa... Ginagamit natin basically si HA400 para mag-extend to. Para sa ano yan, sa mga vocals yan, in-ear ng vocals. At saka actually yung booth namin, meron din kaming sariling ano talaga, sariling output talaga for the booth operator. With regards to the earphone, anong ginagamit natin? Ano lang, yung mga chip lang na ano, na KZ. Mas balance siya sa tenga ko. Kasi yung iba, natatalasan ako eh. So, yun yung ginagamit ko, ano, yung balance lang sa tenga ko, yung tunog. Mas maganda. So, bass. Ito, ngayon, ginamit namin ngayon itong photogenic ko na P-bass. Pero yung bassist namin, gumagamit siya nung jazz bass na 5-string. Nakasaksak siya dito sa Valiton Dapper Bass. So pinaka ano niya, pinaka amp niya. Kasi rekta na kami lahat, wala kaming amplifier dito sa church. Tinanggal na namin yung mga amplifier kasi maliit lang ng stage namin, ang laki ng space na kinukuha. Ang dami namin tumatayo dito. Ito maganda to, yung Valiton kasi meron tong compressor, may bass, may mga effects na rin siyang kasama. Tapos DI na rin siya, ito na ginagamit namin DI box sa punta doon sa XR18. Yung MD yung nagdidikta ng flow nung ayun, ako yung MD dito, feeling MD. Usually ano, nagigitara ako siya, nagsi-synthesizer pagka nag-MD ako. So ito yung gamit ko, yung Axiom 25 to M Audio, yan. May interface ako dito, nakasaksak diyan yung aking laptop, saka yung sa out siya, direkta siya dun sa channel ano, channel 2 ng mixer. Ito yung sa Guitar World naman, yung ginagamit kong ano effects pag rekta rin to, from out nakasaksak siya sa DI box doon sa ilalim ng sa box, sa loob ng box. Ang setup ko dito is from tuner to compressor to volume pedal / wah, tapos to octaver, tapos mga drive. Tapos pupunta ako dito sa pack verb na ginagamit ko siya pang ambient lang. Ito, always on tong reverb, yung delay. Tapos, out siya dito sa American sound. Pala, ito na yung pinaka-preamp ko. Pagpatay kasi to, pangit ang tunog. So, pag naka-engage siya, tunog siyang nasa amp. So, alam ko, may cab sim na rin tong ano, kasama. Kasi hindi naman ako nag-shred. More on mga lead lines lang. Sa keyboard, di ko alam kung ano to. Basta Yamaha keyboard to. Di man ako nag-keyboard eh. Siyempre, naka-DI box siya rito. Naka-DI box siya, papunta dun sa input nung mixer natin. Ito yung gamit namin sa Adams Alice's Nitro Mesh. Naka-out siya ng stereo, left-right. Just nakapasok din dun, as usual, dun sa ating XR18.
Yung it was yung ano yung mga bleed ng cymbals, bleed ng ano sa ano microphones. Before naka acoustic set kami, pero nag ano muna kami dito sa Edoms para lang din sa ano para tahimik lang din kasi dami nagrereklamo din mga pwede na kami magano mag silent rehearsal. Yung ano yung kantong setup, advantage niya is ano, yung tunog mo madali kontrolin yung sound mo kasi nakarekta ka nga sa main PA. Yung nag-mix mo sa front of house, hindi na niya i-factor yung ano, yung stage volume. Kasi kung may amp ka, tapos may ako naka-acoustic drums ka, tapos naka-mic yung acoustic drums mo, tapos yung naka-mic din yung mga amplifier mo, hindi sobrang lakas na nun. Tapos ganito kalit yung venue. Mag-recording kami, kasi pag recording, kailangan mo talaga naka-mic lahat. Diba? Para ma-ano mo dun sa domo, sa DAW mo, para mapasok mo sa DAW lahat ng sounds mo. Papaya ko sa lahat ng worship team na gusto ng gantong setup. Gastusan nyo yung music team nyo. Wag yung ano lang, wag yung parang kinikuripot natin yung worship team. Kasi tayo yung frontliner ng ano yun, every Sunday. So kung pangat yung tunog mo, paano mo tapos masaya sa tenga yung tunog mo, paano mo madadala sa presence ni Lord yung congregation, di ba? Kung ano yung naririnig nila, imbis na nagmamapag-worship sila, nadidistract sila sa feedback, sa picking, sa noises, sa lead guitar, didistract sila sobrang lakas ng gitarista.